Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So, naalala niyo yung ginawa natin last week na portable emergency light. So, ang daming nanood. 22,000 as of the moment. So, maraming salamat. Trending po yung video. Trending din kasi itong product na to. Oh, trending din si Kid DIY. Trending din to sa Pinoy Geek. So, salamat sa mga taga-Pinoy Geek. Ang daming nanonood. Pero mga ka-DIY, ito ay version lamang. Meron pa tayong version 2 kasi, di ba gumamit tayo ng boost converter dito? Ayan, boost converter para ma-boost natin yung 8 volts into 12 volts. Ngayon, dito sa isang version, ayan, ipakita ko na, yung version 2. Mga ka-DIY, may mga nag-request, pwede daw balagyan ng controller para ma-dim. So nilagyan natin, ayan. May nag-request, pwede rin i-charge ng USB 5 volts. So, ang nilagay ko dito, type C. Pero pwede rin namang micro USB. Yung charging kasi natin dun sa isa, 12 eh. Yung gamit natin dito para ma-charge, ang recommended is yung 12 volt adapter. So, ito, kahit 5 volts lang, pwede na mga ka-DIY. Ang maganda pa dito, ayan, sample natin. Ayan, o ayan, diba yun yung gusto nyo, nadidim. So, ginawa natin yon. Ngayon, isa pang advantage nito, compared dito sa isa, mas efficient to mga ka-DIY. Bakit? Kasi itong version na to, kung una kong gagawin itong emergency light na to, ganito ko siya talaga gagawin. Hindi kagaya nito na merong boost converter. So ito, version lang na ginaya natin doon sa ibang gumagawa na gumamit ng boost converter. Pero kung ako talaga gagawa nito mga ka-DIY, mas okay kung walang boost converter. Kasi kahit sabi ko nga, mas efficient na yung ginamit ko kasi mas mataas yung voltage, may loss pa rin yun. Iinit at iinit pa rin yung boost converter from 8 volts into 12 volts. Mas okay pa din talaga kung rekta 12 volts kagaya nito mga ka-DIY. So meron tayong 3S na 650 battery dito. So 12 volts na to rekta. Yung 12 volts na to ng battery, yung output niya, ito yung output, pupunta dito sa ating speed controller or pang dimmer nga, ginagamit natin pang dim ng liwanag, pero actually gamit to sa mga DC fan eh. So papasok sa kanya and then lalabas, papunta na kaagad sa ating ilaw. So wala nang dinaanan na boost converter, rekta, battery, controller, and then ilaw. So diba? Mas efficient yon kasi wala ng boost converter mga ka-DIY. Tapos, ito pa yung special dito sa bagong version na to. Nakikita nyo ba tong board na to? Tanggalin ko mga ka-DIY. Ito yung 5 volts input natin. Kita nyo, yung output nito rekta rin sa ating 12 volt battery. So, charger to ng 12 volts battery, pero yung input mo is 5 volts lang. O, diba? Astig. Yung mga solar panel na 10 watts, pwedeng-pwede nyo erekta yun mga ka-DIY. So, actually, boost converter to na chinacharge nyo yung 12 volts battery natin, yung input natin 5 volts. Kung itatanong nyo kung hanggang ilang watts, kaya nito hanggang 20 watts kasi 5 volts, 4 amps yung maximum nito. Ayan o, mga ka-DIY nakalagay. 3S, 4 amp o, diba? So, kaya nito 20 watts. Diba yung charging nito, kaya rin ng 20 watts. Yung version 2 natin, kayang-kaya rin yung 20 watts. So, ipakita ko sa inyo, ayan ha, yung sa wiring. Sobrang dali lang. Gawa lang kayo ng 3S na battery mga ka-DIY. Lagyan yung BMS for safety, tsaka para mag-top balance yung ating battery. Kung wala kang BMS, okay lang, pero mas okay yung meron mga ka-DIY. Rekta yung battery connected sa charger. O, diba? Tapos yung battery connected sa ating output. Kinokontrol lang natin yung output ng speed controller. Tapos, palabas na sa ating ilaw. Tapos yung isa, ito, rekta lang din to kung halimbawa may 12.6 ka na charger. So, rekta lang din yan sa battery. 12.6 input dito. Tapos dito, 5 volts input. So, try natin i-charge mga ka-DIY para makita nyo. So, meron ako dito ang charger na quick charge up to 20 watts to. So, para makita nyo na kaya nyo talaga. Kaya nung board. Ayan, isaksak natin. So, ayan, nakikita nyo,
Charging tayo, ayan, umiilaw yung red, 22 watts. So kung meron kang 22 watts, ilan ba yung capacity ng ating battery? Meron tayong 20 watts charging. Halimbawa, yung battery natin dito is 3S, 2000 mAh isa. So nominal voltage natin is 3.7 times 3. So 11 volts times 2, kasi 2000 mAh equivalent to 2 AH. So meron tayong 22 watt hour. So 22 watt hour, i-divide lang natin ng 22 din. O, di ba? 1 hour lang, mga ka-DIY, fully charged na yung ating battery. So more or less, 1 hour fully charged na yung ating battery. So sa mga nagtatanong pala, since nag-compute na rin tayo, gano'ng katagal daw to gagana tong ilaw na to? Kasi yung iba nagre-reklamo, ang bilis daw. Yung iba sobrang haba ng claims, 14 hours, 10 hours. Tapos yung iba sinasabi, nag-aaway-away na sila dun sa Pinoy Geek na group, na kasi daw sobrang labo, kaya ang tagal, hindi daw sinasabi yung tama. So paano ba? 3.7 mga ka-DIY times 3 ulit. Nominal yung usapan natin na. So nominal voltage natin is 11.1 times 2 AH, kasi 2 AH isa tapos naka-series. So 22 watts. I-divide natin ng 3 watts. Maximum yon na liwanag nitong ilaw na to, 3 watts. Ayan, 3 watts. So 7 hours, 7.4 hours. So meron tayong dimmer. So balik tayo ulit. Halimbawa, dinim mo yung liwanag, ginawa mong parang siguro 1 watt lang o kaya 1.5 watts lang. So malabo yun o kaya 2 watts lang. Siyempre hindi mo naman makikita yun eh. Pero kung in-adjust mo, siyempre lalabo yun mga ka-DIY. So 22, i-divide natin halimbawa ng 1.5 watts kasi nilabuan mo lang yung liwanag. So 14 hours, 15 hours. So yung actual usage niya or tagal mga ka-DIY, eh depende na lang sa liwanag or gano'ng kalakas yung wattage na kinukonsumo ng ilaw. Kung halimbawa nilagyan mo to ng 6 watts, 'di ba kanina 7 hours? Kung nilagyan mo to ng 6 watts tapos nakasagad tayo ng 6 watts, o di 3.5 hours mo lang magagamit yung ilaw na tong mga ka-DIY. So yon, nakadepende lahat sa gamit mo kung gaano mo siya gagamitin mga ka-DIY. Tapos depende sa capacity ng battery. So paano mo malaman yung capacity ng battery? I-multiply mo yung nominal voltage, kagaya nito naka 3S, so 3.7 times 3 kasi yun yung nominal ng lithium lithium ion 18650. 11.1 times 2. So, kasi 2 AH or 2,000 mAh mga ka-DIY. So, ayun lang. Para hindi na kayo nagugulan kung gano'ng katagal siya magagamit. So, ayan. Charging pa rin tayo. 22 watts. So, diba? Astig. Ganyan lang siya kasimple. Tatlong component lang mga ka-DIY. Yung battery pack mo, charger, tsaka yung speed controller or dimmer. Ginamit natin siya as dimmer. O, diba? Switch na rin kasi to eh. So, ganyan lang kadali ito gawin mga ka-DIY. So, ngayon, proceed na tayo sa giveaway nitong ating unang version ng portable emergency light at saka yung ating mini solar generator mga ka-DIY. So, unahin natin yung ating mini generator mga ka-DIY. Ito yung ating ipamimigay at saka 20 watts na solar panel pero hindi si Croak. Yung standard lang na may frame na 20 watts solar panel. So, dako na tayo sa ating screen record. Ayan, punta tayo sa ating video mga ka-DIY kung saan nandun yung promo. Ayan. Ito yung video na yon. Ito yung video na yon mga ka-DIY. So, kunin natin yung link. So, Banggood, thank you ulit sa mga padala nyong product for review. Then, punta na tayo sa random comment picker, mga ka-DIY. So, advance congratulations sa mananalo. Filter natin yung duplicate. So, get comments. Ay, kailangan pala may sasagutan na. On dami, 99. So, congrats na kagad sa mananalo. Unique comment pala, 105. So, start na natin kasi meron pa tayong giveaway. Ganda ng generator, sir. PQ from Abra. So, hanapin natin si Sir PQ sa Facebook.
Shout out kay Sir Piquio from Abra. Piquio, ah, friends na kami. Oh, baka i-bash nyo, ah. Oh, shinare niya. Ayun! Hashtag Banggood. Tama, ilalagay. Hashtag Banggood nga pala. So, ang dami niya pang tinag. So, shout out kay Sir PQ. Kung ano man yung totoong pangalan ni Sir PQ, shout out po. Ang cute mo. So, congratulations. Nanalo po kayo nitong ating portable solar generator tsaka 20-watt solar panel. So, kontakin mo lang kami, sir, sa Shopee para mabigay namin yung iyong papremyo. So, ayan, no? Charging pa rin tayo, mga ka-DIY, 20 watts. So, di ba, astig. So, ayan, proceed tayo sa pangalawa. Mga ka-DIY, yung pangalawang giveaway natin ay ito, yung ating first version ng emergency light. So, baka hindi pa kayo nanonood, panoorin nyo. Kopyahin natin yung link. Random comment picker ulit, mga ka-DIY. So, ulitin natin. May pa plus not si ano, random comment picker. Ano plus? May sasagutan ka pa dito, plus. So, get comment. 158, aba! Maraming sumali! So, i-draw na natin, mga ka-DIY. Mike Camalia. Talagang napakaganda ng project na to, boss, DIY. Lagi ako nanonood ng video mo. Salamat sa mga video. May natututunan ako. Yun, yun yung message niya. So, Sir Mike Camalia, maraming yay, salamat po sa inyong message. Na-appreciate po namin yung mga kagaya nito na message. So, ayun. Hindi na kami nagpo-focus sa mga basher, nagpo-focus kami sa inyo. So, maraming salamat po, Sir Mike. Check natin yung Facebook account ni Sir Mike Camalia. Mike Camalia. So, ayun. Sir Mike Camalia, thank you po sa comment. Kaso, upon checking sa Facebook, wala kaming makitang sharing. So, marami kami nakitang Mike Camalia. Kaso, walang nag-share po ng video. Sino mo si All? Punta ka lang si All. Si All? Baka meron. Michael eh. Ito. Ayan. Kambalya na to eh. Mm. Camalia eh. Anong Kambalya? Ayun o. Ay, Michael. Ito. Ano? Camalia na to. Michael. So, ang Mike Camalia lang, ito. So, baka na-share nyo po in private. So, hindi namin makikita. So, sayang. Next time na lang siguro. So, draw ulit tayo ng bagong winner. So, shoutout na lang tayo kay Sir Mike Camalia. Pick another winner. Bayani Limosnero. May diagram po ba kayo niyan? Wala, sir. Madali naman siyang sundan. Next. Eric Jimenez. Sir, advisable ba yung boost converter na 3.2 na 32650 input DC bali parallel? Pick another winner ulit tayo, mga ka-DIY. Javier Cruz. Nice. Parallel pala battery. Good environment. Friendly pa. Nice. DIY Pinoy. Pinoy DIY. DIY Pinoy po kami ha. Nababaligtad nyo yung Pinoy DIY. So, pick another winner. Shout out kay Sir Javier Cruz. Ruel Cunanan. Napanood ko pala yung kay Juan de la Sag. Ang lupit ng powerbank mo, Lods. DIY Pinoy. Yon. Salamat po, Sir Ruel Cunanan. Pero hindi siya sumali, no? Ayun, Ariel Laceda. Maraming salamat po sa panibagong tutorial. More power po. God bless. Ariel Laceda. Ayun. Thank you. Thank you po. God bless din, Sir Ariel Laceda. Sana shinare mo yung video sa Facebook in public. Aling kaya dito? Isa-isahin. Ariel Laceda. Walang profile pic. Ayun, oh. Iba ang na-share.
Sir Ariel Laceda. Yes. Iba yung share mong video. Ah, pero June 1. Ano yan? Siguro ibang ano yan. Sir Ariel, mali po yung na-share nyong video. So, bawi na lang next time. Shoutout na lang po kay Sir Ariel. So, wala. Mga ka-DIY, pick another winner tayo. Rama Day Puentes, maraming salamat po sa bagong kaalaman, Sir. God bless. Sana po di kayo magsawa mag-share ng knowledge niyo. Rama Day Puentes. So, maraming salamat po, Sir Dave, sa inyong mensahe. Patuloy po kaming mag-share ng kaalaman. So, shout out na lang ulit kay Sir Rama Day Puentes. So, hindi niya rin shinare yung ating video na emergency light. Ayun o, sinishare naman niya yung iba. Tumasali siya sa iba. Oo, kaso hindi niya ata na-share yung kung video. Kung kailan siya yung na-video. Kaya nga, sayang. Easy orderless. O, sumali siya sa mga ating ibang promo eh. HP. So, sayang. Shoutout na lang tayo kay Sir Rama Dave Puentes. Sali ulit next time. Sali lang po ulit next time. Pick another winner. Nice video master, sa TP46 po ba pwede ang 2S? Hindi po, pang 1S lang yon. Sir Alan De La Cruz. Arvin Tuando, the best mag-explain sir ka DIY. Ay, hindi siya sumali. Garland Bautista Alejandro, hoping sana mapili ulit TIA. Solid ka DIY. So, Sir Garland. Yes. So, maraming salamat po Sir Garland. Check natin. Ayan. Hashtag DIY Pinoy, renewable, rechargeable, solar energy. O, di ba? Sir Garland Bautista Alejandro, congrats po. Woo! So, ayun, may nanalo na, mga ka-DIY. May nanalo na. May nanalo na. So, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, ha, subscribe na kayo sa ating YouTube channel. So, ayan, still, mga ka-DIY. So, charging pa rin yung ating bagong version ng emergency light. Ngayon, dahil nagtiyaga ka at nasa dulo ka ng video, sa inyo na rin to, mga ka-DIY. At tsaka nga pala, sa mga nagtatanong magkano nagastos sa paggawa nito, 450 to 500 or 550 siguro, depende sa parts kung saan mo bibilhin. So, depende sa battery capacity, depende kung saan mo to orderin sa China, tapos depende kung magkano mo mabibili yung case, yung receptacle, pero roughly 450 to 550 mga ka-DIY. So, ayun, paano manalo to para sa ating second version? Same lang. Comment nyo lang ulit sa video na to yung inyong Facebook profile plus personal message nyo sa amin, mga ka-DIY. And then, i-share nyo po ito sa inyong Facebook profile in public. Tag lang ulit kayo ng 5 katao. So, mas mahabang personal message, mas masaya. Maraming salamat po, mga ka-DIY. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And thank you for watching. Bye, Kid DIY! Bye!